Magsitayo na po ang lahat. Maganap tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Pangtoon ang nagpirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumain rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamu ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang ubispong si San Atanasio bilang matatag na tagapagtanggol ng pananampalataya. Ang anak mo na Diyos na totoo, sa pagkakamit namin ng kaalaman sa kaniyang pinanindigan at sa kaniyang pagmamalasakit sa aming kapakanan, kami nawa ay walang hadlang na umunlad sa pagkilala sa pag-ibig mo sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hintil ang mabuting balita. At sila na may sumampalataya. At ang Diyos na nakakasasaliksik ng puso ang nagpatotoo na. Tulad natin, sila'y tinatanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nananalig sila kay Hesukristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't ninyo ipinapapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan ni ng ating mga magulang? Sumasampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus, gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinalaysay nila
ang kababalagang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita. Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hintil upang sila rin ay maging bayan nila, ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginoon hanapin ng ibang tao. Nang lahat ng bansa, tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasya ko, huwag natin ligaligin ang mga hintil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihahandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikiapit, huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Huwag sapagkat mula pa ng unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinaguga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangangaral ang kanyang salita sa bawat bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng puong nagligtas. Sa lahat ay ipinahayag, gawa ng poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoon, papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay ipinahayag, gawa ng poong nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang puon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay ipahayag, gawa ng poong nagligtas. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibot ay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay ipinahayag, gawa ng poong nagligtas. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan nang kabilang sa'king kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Peace sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos,
mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Tinetema po ng ating mga pagbasa ngayong araw na ito ang kahalagahan ng pananatiling nakaugnay sa Diyos. Sa mga pagkakataong nakakabitiw po tayo at na-overwhelm ng mga problema sa buhay, importante pong maupo sandali at pag-usapan. Ganito po ang ginawa ng mga namumuno at ng mga elders ng early church. Nagtipon-tipon sila sa pinakaunang konsilyo ng simbahan at pinag-aralan ang mga suliraning kinakaharap nila at marahil ay ang mga posibleng solusyon na rin. Masusubaybayan po natin ito sa susunod pang mga araw. Ngayon, simula pa nung isang araw hanggang ngayon, ay nagdadayalogo sila, nagre-report, nag-uulat ng mga accomplishments, pinag-uusapan ng problema. At sa unang pagbasa ngayong araw na ito, nagdesisyon na si Santiago. Siya po kasi ang kinikilalang pinuno noon. Sabi niya, ang aking pasya, ano? Siya yung may last word. Kaya't ang pasya ko'y huwag nating ligaligin ang mga hentil na lumalapit sa Diyos. Inisa-isa niya, maya-maya, talakayin pa natin ng kaunti, no? Mga apostoles po ang present sa konsilyong ito. Hindi pa po ito yung tinatawag na ecumenical council ng simbahan. Kung pamilyar kayo sa mga tinatawag na ecumenical council ito, tinatawag na Vatican II, Paurong, Vatican I, Council of Nicaea, Council of Constantinople, napakarami ho niyan. Ang pinaka-recent noong 1960s, early 60s, yung Vatican II Council, Second Vatican Council. Ang mga sumunod doon, tinatawag na mga synod. Ano? Ito nakaraan, synod. Yung mga nagtipon-tipon sila doon sa Vatican. Okay, naganap po ito, humigit kumulang 48 to 50 AD. Ito pong pinakaunang konsilyo ng simbahan. Mga 15 hanggang 25 taon matapos ang pagkapako sa krus kay Hesukristo. Ang ilan sa kanilang tinalakay dito ay ang mga nauna ng dinibate sa Antioch. Tulad ng kung ano ba ang gagawin sa mga hentil na niyakap ang pananampalatayang Kristiyano. Kung isa sa ilalim din ba sila sa mga batas ni Moises, partikular na ang usapin ng pagtutuli. Ayun, ano, nagdebate sila doon. Siguro, may mga heated arguments din. Ano? Paano nga naman tutuliin kung maedad na? Ano? Di mahihirapan naman. Ang pagtutuli noon, 8 araw pagkapanganak. At kung ang pagsailalim ba sa batas na ito ay rekisito o requirement para sa kaligtasan. Ayun, ano? Noong 78 AD naman po, ayon sa apostolic decree na matatagpuan sa ating binasa ngayon, ito po yung desisyon ni James. Sulatan na lamang ang mga hentil na naging Kristiyano na mag-abstain sa mga bagay na nabahira ng mantsa ng mga Diyos-Diyosan. Huwag silang makiapid
at iwasan ding kumain ng anumang mula sa mga binigting hayop, lalo na ang dugo. Ayun. Yun yung mga ipatutupad sa mga Hentil na naging Kristiyano. So, mapagpapasyahan po nila na hindi sila obligadong sundin. Yung mga Hentil na naging Kristiyano, hindi sila obligadong sundin lahat ng batas ni Moises na ipinatutupad sa mga Hudyo. Gaya ng mga batas sa pagkain at sa pagtutuli. So may mga inalis at may mga itinira. Pasensya na ako, medyo bulol ako ngayon. Ano? Nakagat ko na naman yung aking dila. So, bulol ako ngayon. Pumasok sila sa isang kompromiso alang-alang sa kakanyahan ng kaso ng mga dating Hentil na ngayon naging Kristiyano. So, may compromise. Merong ibinigay, merong kinuha. Sa madaling sabi, minamahal kong mga kapatid, may naghihintay pong solusyon sa bawat nararanasang problema, personal man ito o pangkalahatan, pampamilya man ito o pangsimbahan. Ang tanong po ay kung willing po ba tayong may alisin at may itirang kaunti sa ating mga nauna ng pinanghahawakan para sa ikapagkakasundo ng panloob nating tunggalian sa ating sarili at tunggalian natin sa ating kapwa, sa loob ng ating pamilya, sa loob ng ating komunidad o ng sambayan ng Kristiyano. Ang isa pa pong tanong ay kung hanggang saan tayo handang magparaya at magbigay. Ano ang mga hindi maaaring baguhin? Alin ang mga hindi dapat bawasan sa mga katuruan, sa ating mga pinanghahawakan, sa ating mga binibitbit na prinsipyo sa buhay? Alin naman ang dapat manatili? Sa pagpapatuloy po ng ating pagdalangin, minamahal kong mga kapatid, hanapin po natin ang grasya ng Espiritong Banal na makatutulong sa atin sa pakikipagdayalogo sa ating sarili, sa Diyos at sa kapwa, lalo na sa ating mga kaaway. Diba? Mahalin ang kaaway. At magagawa natin ito sa isang dialogo. Kung hindi natin iiwasan, kung hindi natin babalyahin, kundi haharapin natin, kakausapin, makikipagdialogo tayo. Kahit sa tukso, alam nyo, napaka-epektibo ng pakikipagdialogo. Haharapin mo ang tukso. May isang kwento si St. John of the Cross, San Juan de la Cruz, isang paring Discalced Carmelite, Espanyol. Pagpasok niya daw sa kanyang kwarto, nakaupo sa dulo ng kanyang papag o higaan ang Diablo. So, dahil siya ay isang Carmelite, maliit lang yung kanyang higaan, kasya lamang siya. Ang ginawa niya, umpo sa tabi ng Diablo. Sabi niya, "Sasamahan mo ba ako dito? Kung susuno ka sa aking higaan, hindi tayo magkakasya. Kaya umisud-usud ka dyan at ako'y hihiga na, magpapahinga." Ayun, ano. Kinausap niya. Nagdayalogo sila. At ini-insist niya na hindi po pwede. Ayun, okay.
Hari, nawa gamitin din natin, mga kapatid, iyong taktikang ito ng pakikipagdialogo sa ating sarili. Kahit na magsalita tayo, healthy po yun. Kinakausap mo yung iyong sarili. Thinking out loud, ang tawag nila sa English. Ibine-verbalize mo ang gusto mong sabihin sa iyong sarili. Ay wag lang sa karamihang tao naman. Ano? Baka naman tayo mapagkamal ang baliw. Kundi doon sa iyong sacred space, kung saan mo kinakatagpo ang Diyos at kinakaharap ang iyong sarili, kausapin mo. Ito ba talaga ang gusto mo? Mga ganyan. Ano? Ito rin ba ang gusto ng Diyos para sa iyo? O baka ikaw lamang ang may gusto nito? Hanggang saan kawiling na sundin ang gusto ng Diyos para yung sa sarili mo? Anong pwede mong isakripisyo? Ano ang pwede mong ibigay? Mabuti po ito para panatilihin natin ang pagiging tunay natin, genuine, ang pagiging totoo natin, authentic, at para maitaguyod natin ang nararapat. Ibig sabihin, ang kalooban ng Diyos sa atin. Sa atin pong pagtanggap mamaya ng banal na Eukaristiya, gabayanawa tayo ng ating tatanggapin para maharap natin ng matapang ang mga suliranin natin sa buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, turuan niyo po kaming magdesisyon ng naaayon sa inyong kalooban. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinabi ni Kristo, kung mamamalagi kayo sa akin at mamamalagi sa inyo ang mga pananalita ko, hingin ninyo ang anumang loobin nyo at magkakagayon sa inyo. Manalangin tayo ngayon ng may pagtitiwala dahil sa mga salita niyang nakapagpapasigla ng loob. Sa bawat pagdalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang ating simbahan naway maging isang tunay na pamayanang namumunga ng pag-ibig at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga hindi sumasampalataya naway makakilala sa Diyos sa pamamagitan ng pag-iibigan ng mga Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga mag-asawa naway maging tapat sa kanilang pag-ibig sa isa't isa na nagpapatunay sa kanilang pananampalataya bilang Kristiyano, manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga may sakit naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at manatiling kaisa ni Jesus kahit sa kanilang pagdurusa, manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga lumisa na sa buhay na ito, naway magdiwang ng walang katapusan sa tahanan ng Diyos sa langit, manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Sa katahimikan ng ating puso, idulog po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno lahat ng ating personal na intensyon. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Diyos na aming Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin at puspusin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig
upang makapamuhay kami sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuha matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin si San Atanasio, kalugdan mo ang aming mga alay sa iyo at amin nawang mapakinabangan ang walang alinlangang paninindigan sa iyong anak na siyang katotohanan at siyang wagas na sinasampalatayanan ng Obispong Banal na aming pinararangalan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Atanasio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesus Kristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga unang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang sa ngayon sa mga panalangin na kanilang iniuukol kaysa ng sambayanang mong dito'y natitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala
sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong may narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Atanasio, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. My Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life we partake. I know He lives as He has promised. For me He reasoned that from fear I be free. Not even death can separate me from Him whose love and might remain in In my heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, His new life partake. For I have seen and touched Him risen. To all the world will I proclaim His majesty. With joy I sing to tell His story, that in our hearts may live His memory. In my heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life partake. In my heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life we partake. Announcement, mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos po ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig
Pinakikiusapan po lamang ang lahat na manatili muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaisa ni San Atanasio naway aming maipahayag ang pananampalatayang matatag na Diyos na totoo ang iyong bugtong na anak, upang kami laging buhayin at ipagsanggalang ng pakikinabang na aming tinanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krusang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mong aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinunalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinunalhati ka namin.